Abay, tinuway ba ng Enero? Magandang umaga po sa inyo lahat. Bago ang investigahan, umpisa na po natin pasasalamatan muna yung mga ito yung community partners natin pagdating ho sa community service po natin. Sino sila? Kilalanin. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag sa Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival. Sa pagtulong sa ating mga kababayan, nagpapasalamat ang hashtag ibabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng hashtag ibabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agara makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Ngayong 2024, inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga iced coffee at iced choco para sa mga nagre-reklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe. Taste the maximum amount of caffeine. Kami po ay matatagpuan po sa 102 Timog Avenue, Quezon City, Ritual Center. Alas 8 pa lang ng umaga, bukas na po kami para doon sa mga malapit po sa amin. Kaya agahan nyo lang po, alas 2 ang cut-off po namin. So mga bossing, ano mang problema, reklamo at sumbong binibigyan ng agarang aksyon, nag-iisang pambansang sumbungan, eto po. Servisyo at tulong, Tatak, Ben Tulfo, Bitag, eto po yung hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Pasyenteng OFW ni Online Albularyo, inutangan. Depensa ni Albularyo, bayad yun sa online gamutan. Kahera at bagger ng Pure Gold, inakusahang magdanakaw. Pinasasan ng security guard. Lumapit ako sa Bitag dahil sa St. Martin. Dapat may makuha ko, hindi ko makukuha. Ina-expect ko nung mamatay yung kinakasama ko, may matatanggap ako. Wala akong matatanggap. Yung first family doon, yung mga kapag-claim. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Kakaiba ang sumbong ho ito, mga boss. Bond paper at kandila gamit sa panggagamot ng isang albularyo. Yan po'y online, ha? Kung titingnan po natin. 22,000 pesos pinadala ng OFW bayad sa serbisyo ng, eto hoy, sa serbisyo, utang ni Albularyo. Lumapit po sa ating isang OFW sa Qatar, si Jocelyn. Kasi eto po, tuwing nakakaramdam ng pananakit ng kamay at paa, ay agad kumukonsulta si Jocelyn sa isang albularyo na kilala niya sa online. Ginagamit daw itong sistema ng kanyang panggagamot ay bond paper at kandila. Kaya reklamo ni Jocelyn, mahal daw ang singil nitong si Online Albularyo. Di para kontento, nangutang pa. Abay, detalye ng sumbong, panoorin. Ako po si Jocelyn Benito, 48 years old, isang OFW sa Qatar. Lumapit po ako dito sa hashtag ipabitag mo para ireklamo si Flor Delisa Carreño. Ako po ay nagpagamot sa kanya nung ako'y nasa abroad. Ako po ay nagpapadala sa kanya ng bayad buwan-buwan. Ako po'y ginagamot niya through online. Gamit po ang typewriting at kandila at tawash. Yun po ang sinasabi niya sa aking pamaraan ng kanyang paggagamot. Umabot po sa 22,000 ang padala ko sa kanya. Nangutang po siya sa akin ng 4,400 sa kadahilanan siya po ay nagkasakit, siya po ay nahimatay. Ang pangako niya po sa akin, pag uwi ko, babayaran niya ako. 2023 hanggang November 23, hanggang ngayon po ay hindi po ako binabayaran. Sir Bentul po, sana po ay matulungan mo po ako. Salamat po, sir. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon sa studio live si Jocelyn Benito. Magandang umaga sa iyo.
Magandang umaga po, sir. Okay, dadiretso na tayo rito. Ano? Nakilala mo itong albularyong nagpapagamot ka? Opo, sir. Nagpagamot po ako sa kanya. Nasa abroad po ako. Okay. Opo, nagpapadala po ako sa kanya kada katapusan po ng buwan. Mm-hmm. Tapos nangutang po siya sa akin ng 4,400. Ang pangako niya po sa akin na ibabayaran niya ako pag uwi ko. Nung sinisingil ko po siya, nung umuwi ako, pinuntahan ko po sa kanilang bahay, mm-hmm. galit pa po sa akin. Mm-hmm. Sabi, hindi daw po yung aking bayad, hindi sapat. Okay. Hindi daw po ay bigay, parang bigay ko na rin sa kanya yung utang niya. Okay. Nagalit pa po sa akin. Alright, sige. Sa totoo lang, mas interesado ako doon sa kanyang panggagamot din sa utang. Ang utang, madaling ba yung panggagamot, panggagaan siya yung para sa akin eh. Naniniwala ka ba dito sa mga gamot ng albularyo online, gamit ang kandila, ban paper, tawas? Hindi po, sir. Gusto ko lang tanungin kayo, ano? Kasi baka pagtawanan tayo, maraming nanonood. Kung kayo pa'y nanonood, hindi po namin inaano. Well, may kanya-kanyang naniniwala rito sa panggagamot, ano? Okay. So, ginagamot kanya. Opo, sir. Kaya yung sinasabi mo, may utang siya sa'yo. Opo, sir. Bakit siya nagka-utang sa'yo? Bale, nangutang po siya sa akin nung siya po ay nahimatay. Sabi niya po kala ko manggagamot siya tapos nahimatay siya. Anong klaseng manggagamot, hinimatay? Dapat gamutin mo sarili mo doon sa kandila, tawas at saka envelope. Ay, ano ba yun? Bond paper. Doon pa lang makikita mo, may problema ka na. Siyempre, kung naniniwala ka sa mga anong ginamot sa'yo, ba't ka nagpapagamot sa kanya sa online? Gusto mo maintindihan? Kamay po, yung pong aking okay. braso, ganun kamay. Po, sir. Mm-hmm. So, paano ka ginagamot sa harap ng computer? Wala pong nagganon na ano sa computer. Hmm. Basta orasyon daw po. Inoorasyon ka sa harap ng computer? Hindi po. Okay, so, saan ka inorasyonan? Wala po, yun lang po ang sabi niya so, sa akin. So, paano ka ginagamot kung wala? Nakikita ba kayo, eyeball to eyeball? Hindi po, sir. So ano, dinadasalan ka lang? Yun, ganun po. Parang dinadasalan niya ka po. Nasaan ka nang dinadasalan ka? Nasa abroad po. So okay, so dinadasalan ka. So nakikita ka niya sa computer? Hindi po, sir. Nakikita ka online? Hindi po. So dinadasalan ka sa telepono? Sa cellphone? Hindi rin po. Eh, paano ka nadadasalan kung nandoon ka? Paano? Magic lang, isipin niya. Parang ganun po, sir. Ganun? Ganun po, sir. So, tatawagan mo siya kung oras ng panggamot? Hindi mo siya tatawagan? Hindi po, sir. So, sinabi niya, dinasalan ka niya? Opo. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman dinadasalan ka? Eh, sinabi niya po sa akin, natapos na daw po niya akong gamutin. Natapos kang gamutin? Opo. Okay. So, naniwala ka? Eh, naniwala po sa kanya. Yun po, sir, sabi niya sa akin. Okay. Kaya ka nandito ngayon dahil naniwala ka na ginamot ka. Sabi niya, ginamot ka. Sabi niya po, ginamot. Akala ko ginamot ka online. Ah, hindi po, sir. Hindi po kami so, nakikita habang ginagamot ako. Hindi po, sir. Ngayon lang ako nakikita na ginagamot na hindi nakikita. Hindi mo sinasabi kung kailang oras, anong oras ka ginagamot. Paano mo nalaman na ginagamot ka niya? Sabihin, oy, tatawagan kita. O ganito. So, lahat sinasabi niya ginamot ka. Opo, sir. Kakaiba to, ah. Ang nagpapagamot kahit sa albularyo, kinakailan nakikita ka? Ay, hindi po, sir. Okay. Hindi po ako nakikita. So, nakikita ka sa panaginip? Siguro po. Okay. Sa panaginip ka ginamot? Yun po, siguro. Kasi siguro. Hindi ko naman po siya nakausap. May iniinom ka bang gamot? Wala po, sir. Wala kang gamot na iniinom? Wala po. High blood? Wala po. Diabetes? Wala po, sir. Okay. Sa manggagamot lang. Ito lang si Floderisa. Opo. Okay. Na-hypnotize mo ka? Eh, hindi po. Okay. Anong klaseng panggagamot to na hindi ka nakikita? Hindi mo nakikita ginagamot ka? Yun nga po, sir. Kaya po lumapit sa inyo po. Eh, palang. Kaya kita tinatanong. Eh, lalapit ka sa akin. Tinatanong kita. Ay, hindi mo naman sagot. Hindi ko kasi po siya nakita na ako ginagamot eh. So, hindi mo pa nakita ang pagmumukha nito? Nakita ko na po yung pagmumukha nito. Saan mo nakita? Sa kanila po, sa bahay po nila. Ah, pumunta ka sa bahay nila? Opo, sir. Nung ikay ginagamot niya nandoon ka sa Kuwait, saan? Sa Qatar po, sir. Sa Qatar? Opo. Dito siya sa Pilipinas? Opo, sir. Tumatawag siya sa telepono? Opo. Tapos sasabihin niya, ginagamot ka? O, kinukumusta niya po kung okay na yung naramdaman ko. Sabi ko, medyo nawala po. Sabi ko, ganun po sa kanya. Okay. Hindi naman kayo gayuma to?
Hindi ko po alam sa kanya kung anong ginawa niya po, sir. Hindi kayo barang to? Yun nga po, natatakot ako. Baka, kasi bubuta nga po ako dito, baka mamaya ay gantihan po ako. Babarangin ka? Opo. Okay lang yung mapaamo ka, wag lang barang. Kasi barang, baka mamaya dumumoy ka ng pako eh. Okay. So ano sa palagay mo? Ikaw ba'y binarang? Anong sa palagay mo? Ginamot daw po niya ako, sir. Hindi ka naman ginayuma? Hindi naman po siguro po. Siguro kasi wala naman po naramdaman ng kakaiba. Di ka kaya, hindi kaya tamang agimat to, ng bato na hawak. Binigyan kami ng bato tapos hawak-hawakan mo lang, kapakapain mo. Ay, wala naman po sa akin. Pinahawakan bato po yung gagamot. So, ibig niya sabihin, dinadasalan ka lang? Opo. Kanina siya nagdadasal? Ayan po, sir. Hindi ko alam kung kanina po siya nagdasal. Dalawang klase. Kanina ba dapat magdasal? Kay Jesus po. Gagalit si Jesus niyan pag mga ganyang klaseng estilo. Hindi po pwede. Siyempre, pag manggagamot ka, tapos ginamit mo ang Diyos, magagalit sa atin ang Diyos niyan. O di bale, di mo na nasagot, bakit nadilat-nadilat ang mata mo sa akin? Kasi nagugulat po sa mga tanong niyo. Eh, dahil nakakagulat din naman sa mga mo. Eh, yung panggagamot niya. Oo. Eh ngayon, namumula ka na. Okay, sige, relax. Flor Delisa, Carino, itong inarereklamong manggagamot, makakausap natin yan. Flor Delisa Carino, magandang umaga sa inyo, ma'am. Gandang umaga din po, sir. Okay. Kumusta po kayo, ma'am? Okay lang po, sir. Okay. Ako ba'y pwede mong gamutin? Sir, hindi po ako manggagamot. Marami pong nagpapahilot sa akin. Pero hindi po ako. Alam niya po yan. Sinabi ko po sa kanya, hindi po regularyo. So, manghihilot ka? Hindi po kami yan, sir. Okay, sige, sandali. Sabi niya, ginagamot mo raw siya kahit nandoon siya sa, sa Qatar. Hindi, sir. Oh. Hindi po ako manggagamot. Inaano ko lang po siya. Pinagdadasal ko po siya na gumaling. Ah. Pero pagdadasal ko po sa Diyos, yun po ay gumagaling. Lahat po ng sakit niya, sakit doon sa tenga niya, mga allergy, gumaling po. Dinadasalan mo? Opo. Orasyon? Kasi nagkaway po yan doon sa kanila sa Qatar. Parang lumalabas, orasyon yun? Parang pinapaano niya po ako, gusto niya po akong doon sa mga katulong niya na may nakaaway po siya doon. Gusto niya, alamin ko po. Eh, hindi naman po, sinabi ko na po sa kanya na hindi po ako mangkukulam. Ah, parang... Naghihilot po ako. Okay, malinaw po, Flor Delisa. Ibig sabihin, itong nagre-reklamo si Jocelyn, parang gusto niyang... kulamin yung kasamahan niyang mga doon sa Qatar. Ganun ba sinasabi mo? Opo, yun. Napagamot niya po sa akin. Pero hindi pagamot. Paano yung papagamot? Isabi mo, kukulamin eh. Sir, ganito po yun. Sige, paliwanan. Sinabi niya po sa akin, kasi magkaibigan nga po kami. Mm-hmm. Sinabi niya po sa akin, kumuha pa nga po yan ng manggagamot, kaya po niya nga ako sinisingil. Lahat ng utang ko, sinisingil niya. Hindi po yun utang, bigay po niya yun sa akin. Pero para sa wala na pong gulo, binayaran ko po yung nag-usap na po kami sa barangay. Okay. Sige, sandali muna. Yung utang, madaling ayusin yan. Pero opo, gusto kong mas maraming interesado, hindi sa utang, interesado opo sa estilo ng panggagamot. Opo. Walang interes, walang, lahat naman sa mundo, maraming may utang. Utang niyan, opo, utang dito, utang kahit saan, utang ng ina, utang ng ama. Utang ng lola at lolo, lahat utang yan. Ano? Sige, dito, iba, hindi, huwag natin pag-uusapan yung utang. Opo, Lord sir. Delisa, sandali, Lord Delisa, tatanong muna ako sa iyo. Ano? So, lumalabas, manggagamot ka o orasyon? Hindi po, wala po nun. Hinihilot ko po, naghihilot ako kahit may... Lord Delisa, sandali. Kung manghihilot ka, paano mo siya nahihilot siya sa Qatar, ikaw di sa Pilipinas? Ay, hindi po. Pag siya po nagdadaing sa akin, pinagdadasal po lang po siya sa iyo. Ah, sa makatuwid, ikaw yung nagdarasal wala lang. Wala po orasyon. Hindi po ako albularyo, sir. Okay, sandali. Faith healer ka? Hindi po kilala po ako dito. Hindi, pag sinabi ko,
Lord Delisa, paano ba itong kategory mo? Sabi mo, ikaw ay dinadasalan mo pag may kasa, pag may karamdaman. Dinadasalan ko po sila, sasabihin ko po, Diyos ko pa pagalingin mo po 'yon si ayun. Joy. Ayun. So hindi parang ko ang albularyo na ano, wala ko akong ginagamit. Oh sige, kung ibig mo sabihin ang paggamot mo sa kanya sa pamamagitan ng pagdasal. Opo, pinapanalangin po. Okay. All right. Kasi yung iba kung ganoon ay panalangin daw, sige, okay. Ano wala bang po si ganyang anting-anting, sir. Oh, sige. Wala po si... Okay, ganito muna, linawagin ko kasi pag-uusapin ko yung dalawa. Tanong, medyo ako'y naasiwa ng konti sa pamamagitan ng pagdarasal mo, mapapagaling mo. Siguro po, pinapakinggan po ako ng Diyos. Mabay kanino, po ako. Kanino po kayo nagdarasal? Pa? Kanino po kayo nagdarasal? Sa Nazareno po, marami po ako dito Santo, pero hindi po ako, wala po akong kapangyarihan na ano, wala po akong anting-anting, naagimat, wala po. Marami pong nagpapahilot sa akin pag masasakit po ang katawan, yun lang po, wala po akong ano, hindi po ako albularyo. Alam po niya yan, sinabi ko po sa kanya yan. Ayun, sige, okay. Maraming salamat sa mga kapatid, hindi ka albularyo, manghihilot ka, pero nagdarasal ka kapag may karamdaman. Opo. Ah, okay. Okay, para gumaling. Mm-hmm. Opo. Pero, okay, sige. Okay. Diyan ka lang sandali. Ano? Jocelyn, ano ba naman to? Paano ka naman? Sir lang ako po siya na ano. Na? Sabi niya kaya niyang anuhin yung kung anong ginagawa daw po nung kasama ko. Kaya niyang ano? Ibalik daw po doon sa kasama ko yung ginagawa sa akin. Bakit sasabihin niya po hindi siya mangkukulam? Kaya niyang ibalik? Ibalik po kung anong ginagawa sa akin. Kung pinasakit po yung kamay ko. Paano? Binali ba? Ibabalik po doon sa gumawa daw po sa akin, sabi niya. Sandali, bakit? Nagra-wrestling kayo? Sir, kasi sabi niya... Kasi pag nabali yung kamay, siyempre... Hindi po, sir. Sir, kasi po, di ba, sumakit po yung kamay ko. Paano sumakit? Sumakit po yung kamay ko. Sinong, kaya niyang ibalik po doon sa gumawa sa akin, sabi niya po sa akin. Bakit? Binali ba ng kasama? Hindi, sa pagtrabaho po, pag naglalaba po. Oh, naglalaba ka? Opo. Pag malamig po. Okay. Anong kinalaman naman kasalanan ng kasama mo doon? Yung po ang sabi niya, kaya niya po niyang ibalik dahil ginagawan daw po ako. Ginagawan ka lang? Sabi po ni Flor Delisa, yung po daw po ang lumabas sa tawas. Tawas? Opo. Okay. Nahilo ako. Hindi ka naman binalian ng kamay ng daliri ng kasama mo? Ay, hindi po, sir. Giving mo sabihin, sabi ni Flor Delisa, na ibabalik niya opo, kung anong ginawa sa'yo? O kung ano daw po yung sumasakit sa akin, kaya niyang ibalik. Oo. Kaya po, nagbabayad sa kanya ng malaki po. O, sandali. Medyo nalito ako ng konti. Sabi mo, kaya niyang ibalik kung anong ginawa sa'yo. Opo. Sino gumawa? Anong ginawa sa'yo? Kunyari, sumakit nga po, sir, yung kamay ko. So, kung sumakit ang kamay mo, sinong gumawa niyan? Ayun nga daw pong kasama ko daw po. Hindi kaya doon sa paglalaba mo, malamig ang tubig, tapos may narayuma ka? Hindi po, sir. Sino daw ang gumawa? Yun nga daw pong kasama ko, sabi niya sa akin. Sa kasama mo? Opo. Anong ginawa? Ginagawan daw po ako, yun daw po ang lumabas sa tawas. Anong ginagawan ka? Hindi ko po alam sa kanya, yun daw po ang lumabas. Anong ibig sabihin ginagawan ka? Kung ano daw po yung sumakit sa akin. So parang binarang? Ganun po. Parang yun. Opo. Of Lord Lisa. Yes. Ano ba itong sinasabi nito na kaya daw ganyan kasi pag siya'y naglalaban at sumasakit ang kanyang kamay, ikin sabi mo, tiyak yan na yung kasama niya ang gumawa niya ng pasakit. Tama? Ano po? Parang sinasabi mo yung kasama niya, kaya parang gumawa niyan, parang inorasyonan or binarang. Sir, o nausub. Wala po akong sinasabi dyan. Sinungaling po yan eh. Kaya marami sinungaling po. Sinungaling po yan. So, ikaw ang sinungaling. Hindi po ako. Andyan po ang Diyos. Kaya po maraming kaaway yan sa katika. Hindi po. Kasi po ganyan ginagawa hindi niya. Hindi po sir. Sinungaling po yan. Sige. Ganito na lang. Po ako. Sige, ganito na lang sa inyong dalawa. Okay, sige. Makipagsali sa kanya. Lord Lisa, ganito ako. Na, ano?
curious lang ako doon sa pangstilo ng panggagamot mo. Ngayon, sinabi mo na kaya mo gamutin sa pamamagitan ng pagdasal. Dek, sabi mo, sandali. Sinabi mo, kaya mong pagalingin or dahil pinakikinggan ng dasal mo ng Diyos, dinadasalan mo kaya gumagaling. Tama, hindi ba? Siya po, gumagaling naman po siya. Aba, sabi niya, hindi raw siya gumaling. Bay, ewan ko po sa kanya. Bumabalik daw. So, ibig sabihin, pag bumalik, ibig sabihin, hindi pinakikinggan ng Diyos yung dasal mo. Sinungaling po yan. Siya po sinungaling. So, sandali. Lord Elisa, sandali. Wag ka muna. Pakinggan mo ako. Ano? Wala akong pakialam kung mag-aaway kayo. Nag-iimbestiga na ako. So, kapag hindi gumaling, ibig mong sabihin, hindi pinakikinggan ng Diyos ang dasal mo. Hindi po. Paano kung sabi niya, dinasalan mo raw? Hindi po na yan. Sabi niya po yan. So, sa palagay mo, nagumaling siya, hindi siya nagsasabi ng totoo? Opo. Paano mo nalaman nagumaling siya dahil sinabi sa'yo ng Diyos? Hindi po, wala po. O, di pa, paano mo malalaman? Sabi mo, ang Diyos lang papagaling sa kanya, hindi ba? Po ako. Sa dasal, sandali. Gumagaling yung mga taong pumupunta sa'yo dahil dinadasalan mo. Hindi po, wala nagdadasal po. Nagdadasal ka. Hindi po pagdadasal na gumaling sila. Okay. Ganito na lang, ano? Pareho kayo mga semplang, eh. Sige, lalarga ko kayo pareho. Sayang oras natin dito. Po, ikaw, makinig ka. Bumunta ka sa akin. Hindi kita palalampasin. Huwag ka magpapaniwala dyan. Opo, sir. Pareho lang naman kayo may kulang, eh. Pareho yung mga kulang-kulang, eh. Bakit dito? Hindi ko kinakagalitan. Bakit ka pupunta sa akin tapos sasabihin mo dinadasal ka tapos pag hindi gumaling kasalanan niya? Tapos hindi ko alam. Sabi naman niya isa, hindi naman daw siya manggagamot. Sinungaling po. Pareho kayo. Kung tutusin, pareho kayo lie detector test tapos may hawak ako ng isang bagay na pag sino man sabi ko malaman, ganyan gagawin ko sa inyo. Ang punto kasi, hindi na ako interesado doon kung sinong sa inungaling sa inyo. Ang punto rito, wag mo nang pupunta ka sa akin. Kung yun ay nirereklamo mo siya dahil sinasabi mo ginagamot ka niya, doon ka sa Qatar, dito siya, dinadasalan ka, pero hindi gumagaling at kuminsan bumabalik. Tama? Opo. Kaninong kasalanan pag bumalik sa kanya or sa'yo? Or doon sa kasama mo na parang kinukulam ka. Yun mapaniwala mo? Hindi, gusto ko liwanagin kasi gusto ko maintindihan. Hindi ka nga talaga gagaling kasi sabi niya, hindi ako naniniwala pag nandoon ka tapos dadasalan ka niya. Bakit hindi ka ba marunong magdasal sa Diyos? Marunong po. O bakit hindi ka lang magdasal? Kaysa naman magbayad ka. Ang Diyos naman kung talagang pagdasalan mo. Eh kung talagang naniniwala ka, gagaling ka. Depende kung anong relasyon mo sa Diyos. Huwag natin gagamitin ang mga Diyos dito eh. Ewan ko kung Diyos ninyo iba. Ang Diyos natin sa langit. Okay? Diyos ng Biblia. Pero kung sino-sino mga kalokohan ang ginagamit dyan, mamagitan ng Diyos, pareho kayo, may tama sa akin. So sa susunod, magpagamot ka sa doktor. Bawal dito ang bond paper, tawas, at saka mga kung ano-anong ginagamit niya mga... Tsaka drawing. Do-drawing ka ngayon. Muna mo ako, do-drawing ka ng ganyan. Do-drawing, tapos that, ganun yan. Naubusan ng ink. Kung gusto mo, ikaw na lapit sa akin, ha? Kamay mo masakit. Dito, kamay mo masakit. Hala, bati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 b
Oh, ganyan ang sistema. Ganun ba ang sistema? Paano mo nalalaman din at pinagdadasal lang ka, nandoon ka? Drawing lang. Gusto mo na makita ang drawing? Ito, maganda oh. Yan. Tapos, tatlong mga, siyang mga daliri, ta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 t
kung may utang siya sa iyo, siningilin mo. Ikaw naman, Tulderisa, kung nangutang ka sa kanya, bayaran mo. Yes po, mag-usap na po kami niyan sa barangay. Sige, mag-usap na kayo. Pero sa susunod, Tulderisa, kung magagamot ka, ay mas maganda siguro tumawag ka ng pare sa tabi mo. Opo, hindi po ako kasi sabi mo, nasa Reno, hindi tumawag ka ng pare. Okay? Para witness mo, testigo mo, pare. Tingnan natin pag hindi ka kinatusan ni padre o ni obispo niyan. Okay? Ang pagdarasal ng isang taong may karamdaman, yung taong may karamdaman, hikayatin mo, magdasal sa Panginoon. Hindi na ikaw kasi hindi ka naman tagapamamagitan. Dahil di naman ikaw anak ng Diyos. Si Kibulo yun. Okay? Okay, bakit ka nang sabi ko? Okay na sa inyo? Okay. Sige, mag-ayos kayo sa barangay, okay? Okay, thank you po, sir. Oh, huwag ka naman ulit pagpagamot. Gusto mo? Ito, souvenir ko. Tingnan natin. Ito. Sa'yo na ito. Orasyonan mo yan. Okay? Thank you po, sir. Tago mo yan, ha? May orasyon yan. Ay, naku, Diyos Mar Joseph naman. Ganito po kasimple ko. Minsan, basta't importante, huwag ka na magpagamot dyan. Pumunta ka ng doktor. Para masuri man kamay mo, baka may rayuma ka na. Kung sakaling sumasakit may rayuma, baka sobrang lamig ng tubig. Opo, kasi minsan po winter. Winter? O, siyempre. Malamig. Bakit naman? Wala ba silang washing machine? Eh, meron po yung ano po. Kailangan pa po, sir, balawan, mano-mano balaw. Pagkita mo nga naman, oh. Qatar, tapos, saan ka nagbangla? Sa ilog? Kasi ilog po, gamit ang amo ko na, na washing machine. Ano na? Hindi po siya yung dry na. Oh, sige. Huwag natin pag-uusapan yan. Sige, basta't huwag ka na magpagamot yan. Oh, bayaran, singilin mo siya sa utang, mag-usap kayo sa barangay. Okay, doon sa paggagamot, binigyan na kita ng, ano dyan, orasyon. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan kung minsan talagay niyo po na ganito. Kaya lang pinakikinggan po natin para may makita po kayo. Bahala na po kayo bumalansa eh. Huwag po, hindi po to, hindi po ako entertainer. Ako po si Ben Tulfo, investigador. Huwag lang po mauwi sa embalsamador. Tata, bitag. Susunod. Kahera at bagay ng Pure Gold inakusahang magnanakaw. Pinasasan ng security guard. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Pambansang sumbongan! Ipabitag Mo! Nagdababalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Ito po yung hashtag Ipabitag Mo. Bagger at kahera pinusasa ng gwardiya, tinanggal pa sa trabaho. Ang kasalanan ni Juan may kasabihan ay dapat kay Juan. Kasalanan ni Pedro kay Pedro. Hindi maaaring isisi kay Juan ang kasalanan ni Pedro. Sana maintindihan yung ibig ko sabihin. Isang kahera at isang bagger. Ang nasampahan ng kasong qualified theft ng grocery store ng kanilang pinagtatrabahuan. Handa naman daw silang harapin ang kasong ito. Subalit malaking katanungan sa kanila ay ang pagpoposas sa kanila ng security guard, sa utos daw ng store manager. Tama ba ang ginawa ng kaherang pusasan ka? Ang pagpoposa sa'yo, either inaaresto ka or you're under arrest. O hindi naman kaya pinusasan ka dahil posibleng gagawa ka ng hindi maganda o nagiging violente ka na at hindi po pwede magposas kung wala kang ginawa. Sa Amerika, pwede kang pusasan para you're being detained. Parang ibig sabihin, diyan ka lang para huwag ka na magwala. Pero hindi ibig sabihin inaaresto ka. Tama bang ginawa ng gwardiya pangposa sa utos ng manager? Abay, detalye ng sumbong, panoorin. Ako po si Elizardo de la Cruz, 25 years old, bagger sa Pure Gold Circumference Road, Antipolo. Ako po si Christine Joy Montison, 24 years old, cashier po sa Pure Gold Circumference Road, Antipolo. Lumapit po kami sa hashtag Ipabitag Mo para po ireklamo yung maling pag-aresto po sa amin ng manager namin. Noong September 6 po, pinatawag po kami sa isa-isa ng manager po namin na si Sir Lee po. Tapos po, pagka ano po, pinipilit niya po kaming paaminin po na kasabat daw po kami nung nahuli po nilang cashier. Pinagawa po kami ng salaysay para aminin po kung ano yung binibintang sa amin, pinaparatang sa amin.
Tapos pinipilit din pong dagdagan yung salaysay namin na hindi na wala namang katotohanan. Wala po talaga kaming ginagawa noon. Ang ano po niya, sabi niya po doon sa gwardiya niya, kumanap daw po ng posas. Tapos ano po, kumanap po ng posas para daw po papasasan kami. Nasasan na po kami noon, sabi niya po sa amin, ano, kung gusto nyo, baka gusto nyo, ibalandra ko pa kayo sa harapan ng Pure Gold habang nakaposas kayo. Kakapal daw po ng mukha namin, tapos mga kriminal daw po kami. Nung araw po na yun, tinanggal din po kami agad sa trabaho. Pinahold po ng manager yung sahod po namin na dapat makukuha pa po namin. Pati po yung 13 month, tsaka yung back pay po. Ngayon po, ang gusto po namin mangyari, makuha po namin yung inahold na sahod namin, 13 month, at saka po yung back pay namin. At maimbestigahan lang po ang nangyari sa amin. Maraming salamat po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag ipabitag mo. Maging maingat po tayo rito sa reklamo na po ito. Ano? Importante, maintindihan nyo. Ang reklamo pong ito, may problema po kami nakikita na hindi tama. Tingnan niyo po na maigi. Habang nasa trabaho, pinatawag daw sila upang kausapin sa conference room. Pinatawag sila. Isa raw kasi sa kasamahan nilang nahuli, naglabas ng item at itinuro silang kasabwat. Pilit daw silang pinaamin at pinagsusulat ng salaysay ng kanilang store manager sa John Lee. Nung hindi sila mapaamin ay inutusan daw ang kanilang manager, ang gwardiya na humanap ng posas. Agad naman daw sila pinalaya, ito ay pinusasan sila, okay, at dalawa dinala malapit sa prusinto, mga alas 6 ng hapon. Agad naman silang pinalaya ng pulis dahil lagpas na 24 oras ang paghuli sa kanila at hindi sila pwedeng ikulong. Bukod pa doon, 88,000 pesos daw ang halaga ng items na kanilang nilabas. Pinag-force resignation daw sila at hanggang ngayon di pa sila nakukunan daw ang kanilang 13th month pay at last pay. Napakabastos nitong lintik na kung sino man to base sa katotohanan kasi unang-una, dito po hinala, pagdududa, pagkapraning. Kung wala kang ebidensya, base lang doon sa dinawit lang. At marami naman sigurong CCTV dyan sa inyong Pure Gold nyo. Pure Gold ba to? Ngayon, kung kayo dyan sa inyong square, papangalanan ko kasi hindi kami natatakot, hindi namin kayo inaakusahan. Baka kasi sa Pure Gold, nagkukulang ang inyong mga manager na dapat papagsabihan kung anong tama o hindi. Sa conference, sa conferential, ano to, sa lugar to, Pure Gold Surf Conferential Road. So, ang ngayon, Santi Polo. Kung kayo dyan nanonood sa Pure Gold, makinig muna kayo, that labor to, no? Huwag natin gagamitin ng korte sa inyong kapritsyong kagaguhan, kalokohan. Kasi ang tao may karapatan. Kung talagang ganyan ang nangyari, dapat tumawag kayo ng pulis. Pumunta yung pulis doon sa inyong tindahan at doon nag-imbestiga, isagawa yung pag-iimbestiga. Hindi yung gagawin, magdududa kayo, nagsususpecha kayo na para kayong alagad ng batas, tapos tatawagin nyo ang gwardiya, pupusasan nyo, dadalhin nyo sa presinto. Pagdating sa presinto, nakikita ng pulis, teka muna, lagpas na ng 24 oras yan. So, hindi lang dyan. So, ipinalaya. Hindi na po pwede. Pinagpilitan pa ng Pure Gold, ginamit pa yung hukuman nata at sinampa. Ngayon, sinubukan po tawagan ng bitag staff ang kanilang store manager si John Lee. At pumayag naman itong sumagot sa programa nung una. Pero na makausap na ng kanilang attorney ay tumanggi na si John Lee magbigay ng pahayag dahil kasalukuyan ay nasa korte at kaso daw qualified theft. Patunayan niyo muna qualified theft. Dagdag pa dito. Kasi kami, binubutasan namin yung kanyang prosesyon pag-aaresto. Baka kasi ang korte magamit yun sa inyong kalokohan eh. Kung magaling yung abogado nyo, siguraduhin nyo sa abogado ninyo na para naman sa ganun, hindi lang kumikita at ginagago ninyo yung mga kapareho ng mga nagtatrabaho sa inyo. Dito kami nagagalit eh. May pang-aabuso ba? Yan ang imbestigahan natin. Dagdag pa rito.
Eh, lahat naman daw inakusa kay Christine at Elizardo ay may kalakip daw ng ebidensya. Kung ebidensya, di dapat dinaan nyo sa pulis. Importante rito yung pulis nag-iimbestiga. Hindi po pwede kayo nag-iimbestiga tapos didiretso nyo sa hukuman kung ang pulis mismo hindi na tinanggap dahil pasado na. At the same time, akusasyon nyo yan eh. Dapat pinapunta nyo yung pulis dun sa inyong tindahan nyo sa Pure Gold. Ngayon, kakausapin muna natin kayo dito. Ano? Okay, sige. Kasama natin ngayon ang dalawang complainant, si Elizardo at si Christine. Pinatawag kayo, babalikan natin, ano? Dahil ang sinasabi, eh, tinuro kayo ng kasamahan ninyo na nagpupuslit na kalang ng anuman yung pinupuslit niya palabas ng Pure Gold. Opo. Tama. Dinawit kayo. Totoo ba dinawit kayo? Opo. Pinakumpronta ba yung taong dinawit? Itinuro ba pagkatapos yung tao mismo? Kinumpronta rin kayo, harap-harapan. Kung sino nag-aakusa, karapatan ng inaakusahan, harapin yung taong nag-aakusa. Dahil di pa naman hukuman yun eh. Para nang sa ganun, malaman nilang pareho, magkabilang panig. Tinawag ba yung taong nag-aakusa? Opo. Humarap sa harapan nyo? Opo. Anong sinasabi ng taong umaakusa sa harapan ninyo? Hindi po siya nagsasalita po eh. Hindi siya nagsasalita. Tinuro ka ba? Yeah, po, totoo, nakita ko kayo. Ikaw, Elizardo, ikaw, Christine. Oo, magkakasama tayo rin. Huwag niyo naman akong ilalaglag. Ano? Hindi siya nagsasalita. Hindi po siya nagsasalita. So, ba't hindi siya nagsasalita? Sino nagsasalita? Si John Lee lang po. Si yung putok sa buhong, si John Lee, ang nagsasalita. So, kung totoo man ang sinasabi niyo, walang binibigay pahayag, oo o hindi, nakaupo lang siya. Sino nagsasabi na kayo ang... Talaga bang sinabi, oh, mag-amin na kayo, Elizardo, at saka ikaw, Christine, totoo, nagpuslit tayo, magkakasama tayo rito, may ganun ba? Wala po. May sinabi, tinuro ba kayo, yan. Wala po. So, hinarap lang sa inyo, pero walang sinasabi yung nag-aakusa. Wala po. So, sino nag-aakusa? Yung manager? Si Aldo po. Sino yung manager? Sino yung sinasabi niyang witness niya? Yung taong humaharap, pinaharap sa inyo? Tapos hindi nagsasalita? Ba't hindi nyo kinumpronta yung nagsasalita? Ano ba itong sinasabi mo sa amin? Hindi nyo ba kinumpronta yung taong nag-aakusa? Kinumpronta ko yun, sir. O, ano sinabi mo? Ikaw? Sabi po, tinanong ko po siya na bakit niya kami dinamay. Sabi niya po, natakot lang daw po siya. So, ibig mo sabihin, natakot lang siya? Sa harapan mismo? Sa harapan mismo ng manager? Hindi po. Ate, teka muna. Doon mismo sa ano? Nung panahon hindi na hinarap kayo sa conference room, tinawag yung nag-aakusa sa inyo, hindi ba? Nakasama nyo? Opo. Nung tinatanong siya, sumasagot ba siya? Hindi po siya nagsasalita. Anong sinasabi sa... So, paano kayo hinarap? Nagsasalita kayo? Akusasyon lang? Puro salita ng manager? Opo. Puro salita puro po salita ng manager. Lang po ng manager. So, yung tao nag-aakusa sa inyo, hindi nagsasalita? Hindi po. O, pagkatapos, anong ginawa nyo? Kinumpronta nyo, ginisay nyo ng ginisa, ginigit nyo ng ginistis. Anong sinasabi mo doon sa nag-aakusa? Sinasabi na lang po na bakit niya po kami dinamay doon. Ganon. Bakit niya po kami tinuro. Hindi po siya nagsasalita. Hindi po siya nagsasalita. Anong nakikita mo doon sa kinikilos ng manager na nag-aakusa? Salita po siya ng salita. Tapos? So, anong nangyari sa yung pagharap ninyo doon sa nag-aakusa? Nakasama nyo siya, nagnakaw, pagkatapos dinawit niya kayo, nagpuslit. So, walang nangyari? Wala po. Ilang oras yun? Mga gaano katagal? Magdadalawang oras din. So, magdadalawang oras, pinipiga ng pinipiga. Tinatanong nyo yung tao, hindi nagsasalita. Yung nag-aakusa. So, anong nangyari? Pagkatapos nung hindi naman nagsasalita yung nag-aakusa, pinaamin kayo. Opo. Pilit kayong pinaamin. Opo. Tapos, pinasusulat na mag-aamin kayo sa salaysay. Opo. Forced confession yun. May take ka muna. Okay, sige. Dito tayo kay Police Corporal Ron Barase habang nakikinig naman sa kabilang linyo si Attorney Batas Mauricio, resident lawyer. Unahin muna natin si Corporal Ron Barase. Corporal Barase, sir, Police Corporal, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po, sir. Okay. Okay, sir. Maraming salamat sa pagtanggap niyo po ng tawag namin, ano? Tayo po yung live sa IBC TV 13, sir. Ano po bang nangyari dito, sir, nung dinala sa presinto ninyo? Balita ako na pinako-force confession, yung hinarap yung nag-aakusa at yung inaakusahan, hindi naman nagsasalita yung nag-aakusa na dinadawit sila, base dun sa salaysay daw ng store manager. At pagkatapos sa Pure Gold, pagkatapos pinipilit sila pasulatin sa salaysay na wala naman sinasabi yung
nagsasalita sa harapan nila, the right to be heard, the right of the accuser to confront the accused, and the accuser, you know, confronting the accused. So, dumating po raw to, sir, nakaposas na pagdating sa inyong presinto, ay pinapusa siya ng manager sa gwardiya. Ano po nangyari nung dumating sa presinto ninyo, sir? Pari ganito, sir. Sir, mga around 6 p.m., sir, ay dinala nga po sa amin, sir, yung apat na empleyado na... Apat sila, sir, ha? Apat. Yes, sir. Apat po sila, sir. Eh, dalawa lang po nandito, sir. Itong dalawa, si Elizardo at Christine, pinaninindigan po nila na wala po sila. Nang po sila, sir, Elizardo, sa kasi Ma'am Christine, yung tayo na dinala po sila dito. Okay, dinala. Sir, ano po nangyari? Dinala po sa presinto nyo? Sila ba'y inimbitahan or po, were they arrested? And then, you know, parang hindi ba po, sir, dapat ganito, tatawag muna ng pulis kung may mga filfering o may pagnanakaw sa loob ng tindahan, tapos mag-iimbestiga yung on-site? Yes, sir. Yun naman talaga dapat silang, kasi kami pa rin silang magkakandak ng investigation. Tama po, sir. Ang nangyari po kasi, sir, ay... turnover po yung ginawa nila, sir, dito. So, pagkating sa amin dito, sir, ang ginawa po namin agad, sir, is nagtanong po kami, investigan namin kung kailan po, sir, nangyari yung mismo incident, sir, na allegedly, sir, ay nagnakaw. Mm-hmm. Then, sir, nung may pinakita na sila, meron silang mga ebidensya, sir, na pinakita sa amin, na sa part, sir, ng CCTV, sabay yung mismong mga alakit naman nun, sir, is yung mga resibo. Mm-hmm. So, sabi namin, sir, ma'am, guys, sir, ganito po, lockstop po kasi yung time. Okay. Hindi na po natin, hindi na po sa papasok ng warrant ni Sari. Okay. So, agad po, sir, ang ginawa ko po sa agad, sir, is tinanggal ko po, tinatanggal ko po agad, sir, yung mismo mga posas ng mga accuser. Mm-hmm. Then, yan, sir, sabi ko sa nila, mangyari po dyan, sir, is i-gagano po natin. Kung gusto po ninyo magsampan ang kaso, i-telegram file na po natin. Okay. Sige, sir. Okay. Naging malinaw po sa kapaliwanag ninyo. Warrantless arrest ang ginawa nila. Sila nang umaresto, dinala sa presinto. Pinusasan nila. Sabihin na natin, sir, pag ang taong pinusasan mo, inaresto mo na yan. Tama, sir? Yes, sir. Pag ang taong inaresto, pinusasan mo, at natural, sasabihin mo, inaaresto ka namin sa salang pagnanakaw. May karapatan ka man himik. Tama? Miranda rights? Okay? Ano mang sasabihin mo, gagamit laban sa iyo sa hukom? Oh, may karapatan kang kumuha ng abogado. Kung wala, bibigyan ka namin. Di ba? Pau lawyer. Tamang ganon. Sir, ginawa bang binasahan sila ng Miranda rights nila nung inaresto sila ng security guard? Hindi po pwede, sir, dahil warrantless arrest. Security guard, hindi pwede mag-aaresto, sir. Citizen's arrest, ito turnover yan, sir. Tama? Hindi po talaga, sir. Oh, ngayon, sir. Sir, the mere fact na mula sa Pure Gold sa tindahan nila, kinaladkad ng mga security guard na nakaposas pagdating sa inyo, abay, teka muna. Illegal arrest na po yun. Tapos, sabi ninyo, yung crime na nangyari, this is more than, wala na dun sa sinasabing time na yung warrantless arrest, yung prescriptive period yung sinasabi ninyo. Hindi naman po pwedeng citizen's arrest, hindi naman itong mga snatcher na pwede mong during the crime was committed. Ang sa akin lang, sir, ano pong nakita ninyong ebidensya? Ako, tatanong lang po ako, medyo ito law enforcement na to. Ano pong makita ninyong ebidensya na nagpakita sila ng sa CCTV at mga resibo? Nakita mo ba, sir, na pupuslit ng gamit itong dalawang si Christine Elizardo? Nakita niyo po ba? Ganito, sir. Yung baga, sir, yung masaranan sa CCTV, sir, ang usual lang, sir, yung ginagawa nila, sir, na baga, parang halang trabaho lang, sir, na may mga meron silang patans, mga item, then ang nangyari, sir, dyan, talagin nila sa kasi, then meron magpipiklak, sir, na ibang tao. Oh. So, ang ganun kasi, sir, ben, yung sinasabi ko sa paliwanag, sir, sa CCTV, ang sabi ko, CCTV lang po to. So, kailangan pa rin natin nung mismo resibo na mapapatunay na yung pinapans ko lang mismo mga item ay wala po yung mismong resibo. Sir, sir, ay na-provide po ng Pure Gold. Okay. So, naisang pa naman natin, sir, yung kaso, it is, yun, sir, paglabas naman ng resolution, sir, ay nakano naman sila, sir, na... Okay. Sir, sandali muna, ano? Gusto ko lang po makita, alam ko naman, ayaw ko muna pag-usapan kung ano nangyari doon dulo sa presinto, sa hukuman or sa prosecution, ano? Ang sa akin lang, sir, tanong ko, simple lang po, sir, kayo po'y police. Total, marami pong nanonood sa atin.
Meron ba kayong kakaibang nakitang kinikilos na sila'y nagpupuslit, nagpapalabas ng gamit na pwedeng sabihin pag nanakaw at ito'y ginawa nila filtering sa tindahan? May nakita po ba kayo? Nakikita talagang ito caught in the act na nagpupuslit, naglalabas, nilalagay sa pantalon na tinatago nila palabas? Or nakikita niyo lang po, sir, ay mga the usual na trabaho nila, wala namang pagpupuslit? Kasi were there anything irregular sa nakita po ninyo, sir? Yes, sir. Usual lang, sir. Wala po na yung sir, nagarapanan, sir, na okay. Nilalabas o okay. Tinatago nila na itin, sir. Okay. So, lumalabas, sir, the usual ang tatrabaho sila. Walang filtering, walang pagpupuslit. Yun ang CCTV ang hawak-hawak nila na hindi na po pwede maglilink na naglabas sila, sir. Parang yun ang hinahanap ko, sir, eh. Kasi kung matibay po ang kanilang sinasabing loob na talagang pagnakaw to, eh makikita sa CCTV kapareho ng ibang sinusumbong po sa amin, na nagsusumbong, nagpapakampi sa amin. Pagkatapos ng hiningan po namin ng CCTV, kitang-kita po namin, red-handed, na nagpupuslit, nagnanakaw po yung empleyado, nilalagay sa bag, sinisilid sa bag yung kanilang mga nanakaw sa loob ng sinasabing grocery. Iba po yun. Dito po, sir, nakita niyo ba na may pagnanakaw nilagay sa kanilang bag, pinuslit, nilagay sa bulsa, or tinakbo palabas? Nakita niyo? Sir, wala po, sir. Okay, sige, sir. Meron po kami, sir, na part lang, may part kasi, sir, na merong yung mga item, sir, na pinasabay nila, dinadala sa basement, then, yun po, sir, may kumukuha na po doon. Yun po, sir, yung mismo. May nakita po ako, sir, na CCTV. Well, may nakita po kayo, sir. Sino po sa dalawa, si Elizardo, si Christine, or may nakita po kayong kakaiba, pero sila pong dalawa? Ito pong dalawa ngayon, si Elizardo at si Christine, nakita niyo po na sila'y mauugnay sa kanilang krimeng ginawa? Hindi ko lang, sir, matanda answer, eh. Kung okay. Po sila meron, pero meron pong natin. Kung meron man, sir, sabi niyo kanina, walang usual activity sa CCTV na pagnanakaw. Tama, sir? Kasi titingnan po natin yung probable cause na talagang uugnay doon sa dalawang na talagang inaakusahan na pagnanakaw. Di ba, sir? Yes, sir. Okay. Ako po, sir, law enforcement po yung estilo ng pagtatanong ko. Para nang sa ganun, sa pag-iimbestiga ng mga pulis, titibay po yan na dinala po sa inyo yung nga lang lapse of time, di niya tinanggap, warrantless arrest. Pero, sir, lumalabas, tinanggihan niyo po ito dahil paso na po sa sinasabing time lapse, hindi ba? Yes, sir. Okay, so bakit? Ilang araw na po ba, sir, bago inilapit po sa inyo? Bali, sir, yun po, sir, eh. Na-discover nila, sir, is, di ba, na-discover to, sir, ay nangyari po, sir, is September 6, sir. Oh, September 6, pero so kailan sila dinala sa presinto? September 5 yung nangyari. September 5 nangyari. Tapos dinala sa presinto, nakaposas, inaresto, tinurn over sa inyo. Yes, sir. September 6, sir. Okay, September 6. So, kahit hindi nyo na tinanggap, dapat direct filing yun, sir. Pero dapat, kung direct filing man, at least kahit may ebidensya nasa sa inyo, sir. Tama? Yes, sir. So, pinauwi nyo ba, sir? Sinabi niya, mag-file na lang kayo, pero kinakailangan, naka-blatter sa presinto na ito'y dinala, tapos may nakita kayo. Yung ba sa blatter, sir, may nakita kayong unusual na talagang caught in the act na pagnanakaw? Or, wala po kayo nakita, kumbaga, pinag-file nyo lang sila ng direct filing kasi at the same time, sir, kailangan i-account kung magkano yung nawala. Natutugma, yes, sir, kinuha sa sinasabing, ito'y kinuha doon sa kanilang stock versus or lalabas na mapapatunayan yung mga yan ay nawala sa pamamagitan kung saan ang pagbibilang doon, pag-audit noon, audit trail kung tawagin. Tama, sir? Inventory, sir. Sa inventory, tama. Stock and inventory nila. Inabawasan, ganito. Siyempre, sir, papakita rin sila ng resibo. Lahat naman siguro, sir, mayroong naka-barcode yan, di ba? Yes, sir. Oo, kung naka-barcode yan, sir, nawawala. Missing. So anyway, sir, pinalaya nyo sila, sir, pero nagsampa ng kaso direkta sa hukuman, sa piskalya. Tama, sir? Yes, sir. Direct filing, okay. Sir, yung nangyari, sir. Okay, sir. Hindi ko nakikwestiyonin po yun. Sa akin lang po, ako'y maraming salamat na ginawa mo nyo po ng tama at paggagawa nyo po ng tama. Ginawa nyo po, sabi nyo nga, warrantless arrest, pero past the prescriptive period, dapat nung araw din yun. Tsaka may nakita po ako nila, bag dapat po, sir, kasi
Nagtawag po sila ng police on site pag doon gagawin yung imbestigahan sa store mismo. And then ipapakita yung CCTV, tama sir? Yes sir, yun sir ang tamang proseso natin. Pero hindi yun, sila mismo umaresto sa ilang tao, sa pilitan pinapiparma pa ng waiver na umamin, pagkatapos pagdating sa inyo, nakaposas, we find it irregular kasi sir. Maraming salamat po sir sa inyong paliwanag at wala po akong makitang mali sa ginawa niyo po sir. Maraming salamat din po, sir, at napagandahan niyo rin yung typecard ng South ng district. Ay, nakita ko po, sir, yung inyong ginawa dahil nakita ko naman. Sige. Maraming salamat, sir. Dito tayo kay Attorney Batas Mauricio. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Nandito sa ipabitag mo kay Ben Tulfo. Yes, sir. Well, siguro naman, attorney, pinakikinggan niyo lang yung line of thoughts ko, the line of questioning ko rin. I don't know if you agree with me, kahit ng pulis, pinalaya sila dahil past the prescriptive period, dinala sa kanila, nakaposes na, inaresto, mali yung proseso, tapos pagdala sa kanila, nangyari nung asinko, the next day, sa 6 ng gabi, past 48, mahalik magpo 48 hours na, hindi na po yung sinasabing warrantless arrest or hindi citizen's arrest. Anong nakikita niyo, attorney, sa doon sa parting, ito rin yung salaysay ng mga lumapit sa atin. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Una po dyan, talaga pong illegal arrest yung nangyari kapagkat yan po ituturing na pag-aresto ng walang utos ang hukuman sa pamamagitan ng bandambiento di arresto o ng warrant of arrest. Maliwanag po ang ating rules on criminal procedure sa Pilipinas. Sinasabi po dyan, tatlong batayan lamang pwedeng mang-aresto ng tao kahit walang warrant of arrest. Una, pag yung pong tao gumagawa ng krimen, aktual na aktuhan ng kahit na sino man, kahit na ng ordinaryong mamamayan, pwede po arestohin ng walang mandamiento di aresto. Ang importante po na aktuhan, aktual na ginagawa ang krimen. Pangalawa po, pagka po hindi na naaktuhan pero merong sapat na katibayan, pagkatapos po ng ilang minuto, pagkatapos ng ilang oras lamang, maganap ang krimen, pwede pong warrantless arrest. Kasi may sapat na batayan at meron po pwedeng pagbasehan ang paghuli, bagamat hindi naaktuhan ang mga taong pinagsususpetsahan na nagumawa ng krimen. Pangatlo, pagka po ito'y takas na bilanggo. Dito po sa sitwasyong ito, wala po yung tatlong elemento na ito para maituring na lehitimo o legal yung pagkaka-arresto, Ginoong Ben Tulfo. So, illegal arrest po yan. Pangalawa, may Republic Act 7438 pa rin po tayo na naipasa noong 1992 pa, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan, na nanonood sa ipabitag mo ni Ben Tulfo, may bisa hanggang ngayon. Ano po ba yung Republic Act 7438? Nakalagay po dyan, may tungkulin ang mga nang-aresto kahit ordinaryong tao sa kanilang kapwa-tao para papanagutin ang krimen, nabigyan kagad sila nung binanggit nyo kanina, Miranda Doctrine, na pwede kang manahimik, na lahat ng sasabihin mo dito ay pwedeng gamitin laban sa'yo, at pwede kang kumuha ng abogado, at kung hindi mo kaya, bibigyan ka na namin ng abogado ngayon. Wala po itong ganitong pasupali ng mga security guard o ng manager ng nasabing department store o kung ano man po yung department store na yan. So maliwanag po, hindi na lamang illegal arrest ayon sa Revised Penal Code, kundi aresto paglabag sa Republic Act 7438. May karapatan po ang ating mga panauhin sa Elizardo at Christine at ang kanilang dalawang kasama na magsampa ng kasong kriminal laban dito sa Pure Gold. Okay. Attorney, inanong ko kanina yung pulis kung anong nakita niya doon sa sinasabing ebidensya kasi dinirect filing kasi kumbaga tinanggihan ng pulis tapos binatar lang pero hindi na pwede, they have to go home kasi past the prescriptive period yung sinasabing warrantless arrest. Tinanong ko ang pulis kung anong nakita nila, there's anything irregular, nung nakita ba, dinadawit ba itong dalawa, kung meron bang nakita ang pagpupuslit or something like that. Sabi niya, wala naman. Kumbaga, nakita, parang natural lang, the usual, wala naman siyang nakita anything derogatory or anything na magtutukoy na pagnanakaw. So, sa parting to, anong tingin niyo dyan, attorney, na kung titingnan ng police, ang police una tinanggihan ng police, nag-direct filing pa rin, pinilit. Anong nakikita niyo rito?
Amin, nakikita po natin ang harassment nitong mga nasa may-ari ng department store o ng kanyang mga opisyalis kagaya po ng manager at saka po ng gwardiya na sinasabi. Alam po ninyo, napakatindi niyan dahil kung wala namang krimen talaga pero pinagpipilitan na may krimen, gayong ang ebidensyang ipinapakita ay wala naman pong pagpapatunay na naganap ang krimen. Abay, mabigat po yan. Ginoong Ventulfo, papasok po sila sa iyong umiiral na batas na parang ng planting evidence. Parang sinibigat po yan ang planting evidence of drugs. Ganun po magiging takbo. Pero, sa inyo pong kapahintulutan, actually po, pagkaganyang nakita ng pulis, nakaposas yung mga dinala. At pagkatapos napatunayan niyang wala naman palang ginawa. Alam po ba niyong sa ilalim ng mga umiiral na batas, paglabag po sa krimen, yung pong pagpuposas at pagdadala sa mga tao at pilit pagpapaamin sa kanila. Krimen po yan eh. At dahil may krimen ginawang Ventulfo, dapat ang ginawa ni Mr. Police, ay inaresto na rin at dinetene yung pong mga nanggaling sa department store. Well, siguro dito, maganda yung sinabi ninyo, attorney. Ano? Well, yung sa akin, attorney, yung hinarap the accuser and the accused. Yung nag-aakusa umano na ginamit daw na pagnanakaw at ginamit nitong manager na parang to testify and a witness against dito sa dalawa. Hindi daw nagsasalita during the process na dalawang oras. Pinipilit daw sila ng manager to sign a confession at so doon sa kanilang statement na sila'y sangkot at hindi daw talaga nagsasalita yung taong inaakusahan nila. At the end, bandang huli, sabi, bakit mo kami dinamay yung wala na sa conference? Ang sinabi ng tao, ano sinabi? Napilitan lang? Natakot lang daw sila. So under duress ngayon yung sinasabing testigo kasi namilit pa na iling ito rito sa parting to. Ako, attorney, nagiging ano ako dito, sa law enforcement side lang ako. Hindi ko pa pakialaman kung ano makikita ng hukuman. I don't want to talk about the merit of the case, but the process, kung paano inaaresto para matuto po si Juan de la Cruz na huwag pong manlabis ang sino man pagdating paggamit dito sa pag-aaresto, lalo na pag ikay sususpecha, nagdududa ka lang, wala kang sapat na ebidensya, eh baka kasi dito lumalabas yung panlalabis. Ito yung gusto nating isentro yung focus, attorney, na turuan ang mga tao ng kanilang karapatan at matuto sila. Kayo po ang dapat magpaliwanag po nito dahil kayo po ay nasa batas. Maraming salamat po. Ang binabanggit po natin kanina pa, yung pong Miranda Doctrine, at yan nga po ay nais sa batas na sa Pilipinas, sa Republic Act 7438. Karapatan po ni ordinaryong Juan de la Cruz na magtanong doon po sa mga nag-aakusa, ano ang iyong akusasyon laban sa akin, at karapatan po niyang makita ang mga katibayan na inihaharap sa kanya ng mga nag-aakusa. Dito po sa pangyayaring ito, maliwanag po, bagamat sinasabing may video, wala naman pong nakita ang pulis. Maliwanag po na bagamat may testigo, hindi naman po nagsalita. So ibig sabihin talagang walang-wala pong katibayan. At dahil dyan, hindi po talaga dapat na-aresto itong mga taong ito. Lumilitaw, nagkaroon nga po ng paggamit ng puwersa, hindi karapat-dapat na puwersa, dito po sa mga manggagawa na inaakusahan ng krimen. Pangatlo, kailangan po matutunan ng ating mga kababayan, banggitin na sa kahit sinong nag-aresto, pati na mga pulis, pati na mga militar o kung sino mang law enforcement agency, kailangan niya ng abogado. Kasi karapatan po niya doon sa buong sandaling siya po ay hinuhuli o iniimbitahan man lamang para bigyan ng pagtatanong sa isang krimen na magkaroon na agad ng abogado. Tungkulin na po yan ng mga pulis, militar at law enforcement agencies. Hingin po nila yan. Dahil kung hindi po ibibigay sa kanila yan, pwede silang magdemanda laban doon sa nang-aresto at may parusang pagkakabilanggo mula 8 taon hanggang 12 taon. Ginong Ventulfo. Well, attorney, kaya po natin ito binibigyan ko talaga sinesentro ang atensyon natin dito doon sa sinasabing panlalabis, yung harassment, pananakot, panggigipit na ginawa ay para po sa akin, this is grave aggression and grave oppression kung titingnan po natin, attorney, sa ginawa po ng ito'y kanilang manager. Pangalawa, attorney, gusto ko lang sabihin din na doon sa parting utusan mo ang gwardiya, kumuha ng posas, pusasan, dalhin sa presinto.
Doon pa lang, malaki na, malaking-malaki na ang pagkukulang ng pure gold. Ako naman nagsasabi na posibleng hindi alam to ng pamura ng pure gold, pero kung minsan nanlalabis o ignorante o medyo may pagkatanga lang yun ng pamunuan at wala namang kinalaman nagmamayari para mapabuti ang serbisyo nila na doon po sa loob ng mga tanggapan, kung minsan nang-aabuso yung may makapangyarihan. Normally, mapang-abuso, eh yung mga amo, manager, normally, ang inaabuso, yung malilit na tao. Kaya ako mainit dito, attorney. Tama po kayo, Ginoong Bentulfo, mga kababayan. Dahil ito nga po yung pinaglalaban, ang paglaban mo ni Bentulfo, para po doon sa mga taong inaabuso o subject to abuse, sa napakaraming kaparaanan. Sabi, ito po ay isang uri ng krimen, maliwanag na krimen na po yan. Grave coercion, matinding pamimilit. At yan po ay krimen na hindi po dapat pinapayagan. Magdudulot pa po ito ng pagkatakot sa mga customer ng Pure Gold sapagkat kung ganyan ang ganyan ang mangyayari dyan, baka pati po ordinaryong customer mapagbintangan, abay posas ka agad ang kanilang mararanasan. Nakakatakot po yun. So kami po dito, Ginoong Bentulfo, sa batas, kami po ay nakahanda tumulong sa mga inaabuso sapagkat yan po ang layunin ng ipaglaban mo, ipabitag mo ni Bentulfo. With that, attorney, maraming ako po, salamat po. Nagpapasalamat po sa inyo, attorney. Okay, ganito na lang. Okay, dediretsyon ko kayo. Kasalukuyan, kayo'y nakalaya at isinampa ang kaso sa hukuman. So dinidinig pa rin ang kaso. O ngayon, ito'y pagpipresenta ng inyong kaso ay para matuto si Juan de la Cruz at hindi natin ginigiba kung ano man yung meron sa hukuman. Sa hukuman, gagamitin na lamang yung tibay ng ebidensya base doon sa sinasabing akusasyon sa inyo. Marami, kuminsan, pag mali yung investigador, kuminsan doon na nakukompromiso, na babasura yung kaso. Nasa hukuman ngayon to, tama? Apo. O di, wag natin pag-usapan ng merito. Ako'y sa umpisa lang. So hindi ko na ngayon ipinipresenta lang natin doon sa tao para matuto si Juan de la Cruz, para mabigyan ng sapat na kaalaman na matigil itong sinasabing pang-abuso. Wala tayong, kumbaga, doon sa anumang bagay na gusto nating gawin, ay pagpapresenta lamang ng kaso nyo. Pero nararespeto natin dahil sa hukuman na yan. Titingnan natin, at this point in time, titigil na muna tayo dyan, pero nakaabang kami. Okay? So, for now, hindi pa rin binibigay ang inyong 13th month. Hindi kayo binibigay ang sweldo. Okay? So, kung gano'n ang sitwasyon, siguro susulatan namin na ibigay ang inyong trinabaho at karapatan ninyong putok sa buhong manager na to ng Pure Gold. Wala akong sinasanto kahit sino. Dahil hindi ko naman kinakastigo si Lucio Lauco na may-ari ng Pure Gold. Kilala ko yan. Alam ko yan. Kilala ko sa itsura pero hindi ako kilala. Ayaw ko siya makilala. So ngayon, kilala ko rin ang misis, ayaw ko siya makilala. Oh. Si Lucio Lauco, simple lang yan, naka-barong yan, pero naka-short pants. Yan ang pagkaalam ko. Tsaka may bigote yan, parang yung Fu Manchu. So ngayon, kung sakaling nakikinig sa atin si Lucio Lauco, at sino man sa inyo sa corporate office ninyo, makinig kayo, pakisilip lang to, ah, kasi nakaabot sa amin. Hindi kami natatakot doon sa mga hukum-hukum ninyo dyan dahil di nyo pwedeng gamitin ang hukuman sa inyong kapritso. Mayos kayo. Huwag kayong magsisinungaling, huwag kayong mandaraya, baka kayong magnanakaw. Ang taong nagsisinungaling at nandaraya, bandang huli magnanakaw na yan. So ngayon pa lang, nagpapahayag na kami. Nagbibigay kayo ba ng warning sa lahat na Pure Gold, okay naman kayo. Mababait ang may-ari dyan. Medyo may pagkaloko lang yung iba sa inyo. Ngayon, kung nakikinig si Lucio Lauco, Lucio, how ko, pakitingin sa problema na ito. Manager nyo'y ko, lokoy, walang alam, ignorante pa, dapat yan sinasampal sa sentido. Okay ba? Galing ko talaga, no? Bilib. O, ganito ang gagawin natin. Bantayan natin to.
Pero nilalantad natin yung mga nangyari sa inyo, huwag na mangyari sa iba. Tulad ng sinabi kanina, layunin po namin, hindi sirain po yung Pure Gold. Okay po kayo. Kung minsan, tingnan po natin, pangasiwaan po natin yung mga tao natin sa ibaba. Huwag nyo nga abusuhin kasi hindi kayo magmamayari. At hindi po ako naniniwala, kinukonsente ni Lucia Lauco yung mga ganong klaseng gawain. Lalo-lalo ng kanyang misis at saka na lang mga, yung mga tawag ni dito. Yung anumang mga siguro sa inyong mga opisina. Oh, meron pa kayong mga aling puring. Ba't hindi nyo gawing aling pukring? Mang igme. Sila Titing at saka si Cookie. Mga anak ni aling pukring. Si Cookie at saka si Titing. Okay na okay yung dalawa. Mga chismoso. Oh, si Igme. Barbero ko. Kaya alam ko yan. Okay na yung dalawa. Ano pang gusto niyo sabihin? Sige, magsalita kayo. Kung ano yung gusto niyong sabihin lamang na ibahagi nyo, na malayo, huwag muna natin pag-usapan yung kaso. Ano? Sige, gusto niyo sabihin, diretso niyo dun sa may-ari, dun sa manager ninyo. Kausapin mo, sino pangalan nitong manager? Si John Lee. 11, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Okay, sabihin mo. Sir Lee, sana makipag-ugnayan ka na lang din. Tsaka, huwag mo na gagawin sa iba. Kung sakali. Kasi lagi mo sa amin sinasabi na ang dami mo na napakulong. Talaga? Oo, sir. Lagi niya sa amin sinasabi yan, sir. Okay. Sige, ikaw naman. Yan lang din po na, ano po, wag na po, wag niyo na rin pang ulitin sa iba yung ginawa niyo po sa amin. Na pag, ano po, na, yun nga po, yung maling pag, ano po sa amin. Sige. Ayan na. Okay. Ako naman, sa'yo, oh, halagay mo si John. John Lee, kinig ka. Tao ka lang ni Lucia Lauco. Huwag kang maglalabis. May isang utol ako, horimentado, kastigador, pagdating sa Senado. Pag ito nakapaabot doon, mayus ka. Di mo magugustuhan. Ang pangalan, Rafi Susmariosep. Mainit-init yun pag medyo bumula ng bibig noon. Ha? Mako, kakastiguhin ganoon doon sa Senado. Hindi ka pagsasalitain, patusilo sila o malilintikan yan. Nako, Diyos Mariosep. Oh, Senator Raf, nakikinig ka ba? Nanunood ka? Kung gusto mong tumulong, okay lang. Kung hindi, nanood ka lang. Gusto mong pa-imbestigan sa Senado to, sabihin mo lang, dadalhin ko, at your service, mainit-init pa. Okay ba siya? Ano ako, sir? Anong ginagawa niyo ngayon, pansamantala? Ngayon po, sir, wala. Kasi, na, tatakot pa rin lumabas, sir. Huwag kayo matatakot lumabas. Unang-una, hindi naman kayo akusasyon na. Ba't kayo matatakot lumabas? Hindi naman kayo nagnakaw, hindi naman kayo pumatay, hindi naman kayo nagbenta ng droga. Yun nga po. Naakusahan lang kayo, wrongly accused kayo para sa akin. Ako, matibay yung sinasabi ko. Mas naniniwala ako sa mga sinasabi nyo. Pero, ayan natin yung kaso doon sa itaas. Alam ko naman, mababasura yun eh. Okay? Sige. May mga pumupunta-punta po kasi sa bahay namin po. Sino pumupunta ron? Hindi po mga kilalang tao eh. Nag-ano po, na huwag daw pong palalabasin sa kalsada. Gusto mong gawin kong bola yung ulo na. Oh. Ayan, parang ulo ni James, puti-puti pa ang buhok. Tapos, sira ulo. Kung sino man yung mga lilibot-libot dyan, lapit-libutin nyo ako rito, hambalusin ko kayo isa-isa sa mga paano yun. Ah, tinatakot. Gusto mo magparamdam ako roon? Picturean mo. Videohan nyo. Hahantingin ko. Videohan mo, hahantingin ko. Ganun lang kasimple eh. Huwag ka na matakot. Baka naman kwento lang ng kutsero yan. Gusto para mo lang ginagalit mo ako eh. Hindi po. Sigurado ka? Apo. Ikaw ba yung may asawa? Wala po. Ikaw? Meron po, buntis nga po yung asawa ko. Hindi ka ba muna mag-isip na maghanap ng trabaho? Eh, naano ko rin kasi sir, yung pupunta. Saan ka ba nakatira? Sa Antipolo po. Anong trabahong alam mo? Ano po sir? Lately po, bago po ako pumunta dito, nagtatrabaho po sa
Factory. Anong trabaho sa factory? Layout po. Nagli-layout po ng mga kalendaryo, mga kalendaryo. Papel. Gusto mo mag-layout sa building namin, tapos may mga medyo pakintabihin, palinisin, gano'n? Pwede naman, sir. Kahit ano naman po eh. Gusto mo sa utility ka? Pwede naman po, sir. Kasi ika-ika na si Ariel Bondat. Pwede, sigurado ka? Ako, sir. Usap tayo sa baba, ha? Ako, sir. Tingnan ko kung makakayaan ang konsweldo mo, kasi baka mami, million eh. Hindi naman kayo 150,000 yan. 470 nga, sir. Pinagkait pa eh. Ha? 470, pinagkait pa. Bakit ganun naman? Okay. Usap tayo. Meron akong naisip para... Ikaw naman, ano? Wala pong trabaho. Parang wala pong trabaho. Wala po talaga. Simula po nung tinanggal, hindi po ako nakapagan eh. So, anong po pwede mong magawang trabaho? Kahit ano naman po, sir, pwede naman po. Ano bang alam mo? Ayun din, sa ano po, cashier din po, tas may alam din naman po sa... Kaso, wala kaming mga... walang ganun eh. No? Sige, di bali, pag-isipan ko, baka sakaling mga ano dyan, yung mga si Wakang, Wakang Lee, Wakang na mo, Wakang na me, Wakang na you. Yung mga kaibigan ko yun, magagaling yun. Mas mababait yun. Ha? Usap tayo sa baba, ha? Nice. Hindi ko kayo papabay. Cargo na namin kayo. Higit sa sumbungan, embestigahan, at anumang reklamo, binibigyan solusyon. Kung minsan di nasusolusyonan agad, pero pinipresenta para makita niyo at makaiwas po kayo. Pero umaasa po kami, mababasura yung mababasura kung yan ay napupunta roon sa sinasabing hukom. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo, may tatak bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ibabitag mo.